interviewed by Chairman Patel Carabosa that he had I would say it was not tense, but it was open and a critical discussion that in the end I think was more constructive than tense. Well, we will meet most likely Senator De Lima in prison tomorrow, so of course it's one issue of concern indeed. Can you repeat the question? Yeah. How would this affect your concerns about your discussion with the senators on the war on drugs? Well, I think the position, especially of the European Parliament, has been quite clear that we were deeply concerned about the extrajudicial killings happening on the war on drugs. We see right now prosecution starting, but being rather slow, with at least 6,000 people killed in the war on drugs, only 20 cases filed and 3 people convicted. We, as the European Union, are a member of the Rome Statute. We support the ICC, and we see this as a potential to support the investigations into the killings. We clearly understand that at least the senators we met right now see this differently. Well, I mean, this is exactly part of the discussions that we're having amongst each other, but they are constructive and fruitful. That's how I would describe it. And apologies to everyone because we have to run to the next meeting right now, but I'm sure with the press conference on Friday, all of you will have the chance to ask even further questions. So thank you so much. Idagdag ko lang, naipaliwanag na natin yung position natin sa ICC na hinihingi natin yung kanilang respeto sa ginagawa ng ating bansa at pamunuan bilang isang sovereign state. So hindi tayo kabilang sa ICC, ginagalang nila yon. At nagkaroon man ng dialogue na hindi naman mainitan, na ipaliwanag natin yung ating posisyon. And would like to thank the European Union's delegation here as well as some of our colleagues, Senator Ejercito Izir, for that constructive dialogue, which is a step in the right direction. Thank you, ma'am. Thank you. And welcome. Now I understand some Tagalog, right? Yes, thank you. thank you. And we thank Germany for the support concerning the West Philippine Sea issues. Thank you, sir. Yung sinabi ni Senator Batoy, correct ko lang na nagkainitan, hindi, kasi yung tiga Spain, may interpreter. Kailangan talaga magtaas ng boses yon kasi hindi marunong mag-Ingles. So yung interpreter, papasa yung mic, lalakasan yung boses. So wala naman taasan ng boses doon. I have to correct that. So maganda yung dialogue. Nailabas natin yung tungkol sa EJK. Pinaunawa natin na walang karapatan yung ICC. Pinaunawa rin natin kung ano yung ginagawa sa lower house, yung resolution tungkol sa ICC at yung finality sa Senado. At pinaunawa rin natin yung ginagawa ng Senado. For instance, ang sabi ko, maraming naka-file na compensation fund bills para doon sa mga naging biktima ng human rights abuses, allegedly. At kabilang po rito, yung dinidinig ngayon ni Senator De La Rosa, yung Marawi Compensation Bill. Bilang patunay na pag may na-abuso, pag may namatay, gaya na nangyari sa Marawi, babayaran ng pamahalaan. Nilabas ko rin po, at siguro karapatang gawin naman ng Estado natin, yung question natin tungkol sa kanila. Sabi ko, bakit ang daming inaabusong mga 83 yung Pilipinong na human trafficking sa Belgium recently? Sinabi ko rin, bakit yung mga truck drivers natin at ilang OFW ay bakit hinahire through third party sa Europe? Doon po nagkakaroon ng abuso. Violation din po yun sa human rights. Sinabi ko rin na marami rin tayong mga inaabusong mga Pilipina, mga OFW, sa Middle East. Violation din yun sa human rights. Biktima rin po ang Pilipinas. Biktima rin po ang Pilipino. At yung karapatan ng ating mga seafarers, mga seaman, ay dapat igalang din po ng European Union. So, ganun po yung naging discussion. Although, confidential na yung mga details yung answer nila. So, it was a wide exchange of views, broad enough to cover the entire spectrum of what is the purpose of their mission here. So, fruitful exchange. Na, paano?
they should respect us in as much, in the same manner as we respect them. That's the principle of reciprocity. So binanggit ko rin kakahapon yung nangyari tungkol dun sa mga vaccine vials, how to dispose that environmentalism, kasi ni human rights din ang ating mga kababayan tungkol sa environmental protection. So pinakita po natin kung ano yung progress ng human rights natin, which is not just concerning EJK, yung karapatan ng ating senior citizens, that's human rights. Yung karapatan ng ating mga kababayan, that's human rights. Yung karapatan ng ating mag-aaral, yung free access to tertiary education, that's human rights. Yung karapatan sa free access to universal healthcare, that's human rights. So, pinakita natin yung progress at naunawaan naman nila. Tapos pinakain ko sila ng ensimada. Hindi na pag-usapan. Hindi na pag-usapan. Anong commitment doon sa mga binanggit ng truck drivers? Ay, ayusin daw nila yon. Sa kanila na yon, sa European. Kasi ang ginawa ko kasi, binato ko rin yung mga violations din nila. Adhere to our rights as a country, they should. I reminded them that the Philippines was one of the original signatories to the United Nations Universal Declaration on Human Rights, 1946. Does your meeting at all have any bearing sa ICC investigation? May direct bearing doon? Siguro merong konting implication sila kasi sila rin yun magre-report doon eh. Sila rin. Then reminded them that last week or 9 days ago, meron din bumisita sa atin yung special UN rapporteur yung sa pathology, forensics improvement. So, tinatanggap naman natin lahat. Okay na siguro yan? Wala. But they're very happy na hindi priority ang death penalty. Sir, na-mention yung mga resolution being filed by some congressmen and senators. Yes, yes. And they understand. Yes. Ang talagang sumangguni sila at nagpasalamat is when I reminded them that the Philippines during 5 occasions within the UN General Assembly supported Ukraine. Maluha-luha siguro yung isa. I reminded them that the Philippines was one of the first consistently supporting Ukraine in her fight for freedom. That's it. Nakita nila na ang Pilipinas ay hindi naman hiwalay sa freedom-loving countries of the world. Sir, common description, sir. Binasplato nila yung position nyo ng Senate with regards to ICC. They respect our views. But as to whether they will accept that within their own perspective, that's a different matter. But as part of the community of nations, they respect that. And they should. They should. Wala na. Ubus na yung simada. Sila. Yes. Meron yung mga kasunod as we move forward to the extension of the GSP. Meron kasi tayong trade relations sa kanila eh. So ang nilabas ko naman doon, yung susunod na GSP++ extension, tulungan yung ating agriculture sector. Matulungan yung ating magsasaka at manging isda. Yun, ano napapasok ko. So sir, are you expecting na pagbalik nila ng Europe, may report nila properly kung ano yung kinakailangan? Opo. Opo. Nandun lahat sila kanina eh. Nandun yung European ambassador, EU ambassador eh. Po. Siguro sulat na lang internally sa SP. No. I think they will also engage the executive branch. Kung saan man sila pupunta, baka sa DOJ o. Okay na ma'am, okay na. Sir,
may lumalabas sa diaryo, may mga nakikita ako na may sinasabi ang DNR but not officially reporting us to us yet. Next hearing. Pretty soon. Wala akong alam. Wala po akong alam. Sir, mayroon bang categorical statement coming from them na o baka naman perspective nyo lang na they respect our views, yung lahat ng sinabi ko sa kanila about ano yung sa ICC. Meron bang assurance na well, sabi sa inyo, less assured na wala. 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 Walang ganun. Walang ganun. Straightforward sila. Straightforward sila. Mga sir, German to. Change topic na minsan eh, nag-change topic. Sa dami ng topics? Sir, regarding yung request nyo na tulungan yung farmers about yung GSP class, normally may hindi nyo nilang pabalit eh. May iba nilang pabalit na... Sa ano na yan? Sa discussion na yan with DFA. Siguro, mahaba pa yan. December. Ongoing naman yung negotiations eh. Ako, si Senator De La Rosa, Senator Hercito, na late si Senator Padilla. Late dumating, tapos I had with me two ambassadors with European experience, Philippine ambassadors. Opo. Huwag kayo maniniwala yung sinasabing ano daw, may favoritism daw ako, hindi totoo yun ha. Huwag kayong sabi, may favorite daw na reporter, gano'n, hindi totoo yun. Nasaan si Nimpa? Thank you.